camera. Sino yung mga hindi pa nakakapakinig ng DCP or presentation ng F3 po? Sino pa po? Ayan. So yung ibang pwede na kayong malis. Okay. So welcome to F8 Digital Community. Ako po si Ryan Gandana. Hindi pa po ako official speaker dito. Actually, bigdaan lang po ito. No? Speaker po kasi pa kapani. Tapos, hindi po. So, sinunan na natin. No? By the way, gusto ko munang batiin kayo ng good morning. Good morning. Di ba kayo naman virtual? Good morning kami naman. Kasi po, sinasabi ko natin yan, good morning, dahil kasi lagi kong merong bagong pag-asa, lalo na po sa pagnenegosyo. Ito po, by the way, hindi lang po ito basa-basa negosyo. Actually, ito po ang digital community presentation na magbibigay po ng chance for you guys to earn by just simply browsing the internet. Okay po ba yan? Yes. Sino po sa inyo nag-i-internet? Kaya. Nag-i-internet? Kasi hindi nag-i-internet, hindi po mapapakinabangan. Sino po sa inyo nag-i-internet? Sige po, libre po yung magtaas. Yan. So halos lahat po nag-i-internet, no? Sa mga internet browsers na to, ano po yung kadalasan natin ginagamit? Ito, sir? Google Chrome. Google Chrome. Bakit Google Chrome? Medyo mabilis siya. Medyo lang. No, hindi siya mabilis ang mabilis. Medyo lang. Ito, sir? Nakare, ano pong ano niya? Google. Google din. Yung iba, wala na? Ano pong ginagamit yung iba? Safari. Safari. Sa cellphone niya na. Opera. Ayun, opera. Mga ganyan. Anyway, so, matagal na tayo nag-i-internet, kailan tayo nagkaroon ng chance to earn from using the internet? Anyone? Wala. Oh. Diba hindi pa kayo nagtataka na ang tagal-tagal natin gumagamit ng internet, wala tayong kinita ever. Bagkos, sila pa yung kumita sa atin. Tama ba? Diba? So ngayon, through FA, ganito po mangyayari. No? Sorry. What's changing in mobile? Bakit mobile, no? Sabi dito, 1.4 billion sa number of smartphone in use in 2013. That's 1 in 7 people worldwide. Ito po, yung mga smartphone users na to, ito po yung mga branded. Meron po pa kayo sa inyong gumagamit ng smartphone na yung clone, kung tawagin. O yung mga China phones, ganyan. Meron po ba? Wala? Wala? Yun. Kasi po, itong 1.4 billion na to, branded pa lang po yan. Hindi pa yan yung mga phones na medyo low-end. Hindi pa yan yung phones sa mga tao na nag-upgrade from yung black and white na phone. So ito, 2013 pa lang yan. Tapos ito pa sabi dito, 1 in 4 online searches are conducted on mobile devices. Ako po, napansin ko rin personally dati, ang gamit ko, desktop computer. From desktop, lumipat po kami sa laptop. Ngayon sa laptop, mahirap po mag-computer nung nakadapak sa kama. Pero madali mag-search sa phone. Tama po ba? So mostly, ginagawa natin, nag-internet lang tayo through mobile phone. Tama po ba? Mahirap pong dalhin yung desktop sa CR eh. Di ba? No? So ganun. Tapos sabi dito, by 2015, mobile marketing in the US will generate $400 billion compared to $139 billion in 2012. Ibig sabihin, napakalaki po ng market natin. At ito ay US pa lang. E paano pa yung sa ibang bansa? E ang F8 po ay kayang sahutin ang buong mundo. Dahil unang-una, wala po tayong tangible products na dadali na. Kanyari, dadali natin sa ibang bansa, naku, problema sa customs. Tama ko. Ito, apps lang, downloadable through internet. So, madaling-madaling po yan. Tapos ito po, sabi nito po yun. 2015, magkakaroon ng nationwide TV blackout. Alam niyo po ba yun? Nationwide TV blackout wherein, ganito po mangyari. Blackout. Oh, hindi brown, oh, black, oh, black. Ang brown, naka-global lang yan. Pero yan, kidding aside, magkakaroon po ng analog TV blackout. Ano po ba yan? Sabi ng NTC,
kailangan natin mag-shift from analog to digital. Dito po, analog to digital. So, kailangan pala yung mga CRT na yan, mawawala na po. Ito po yung isang klase ng TV, CRT, Luma. Ito po yung mga flat screen, LED, LCD, etc. etc. Mga smart TVs. So, kailangan pala mag-shift tayo from analog to digital, which is sinabi po ng NDC. Hindi po natin pwedeng nabagin yan. Pag nilabag niyo po yan, wala kayong channels na mapapanood. So, kailangan natin sumunod sa sinasabi ng NDC. Yan, mawawala po yung free. So, air TVs, ano po ba yung mga TV channels na yan? Like, channel 2, channel 5, 7, mga local channels po. So, yung mga nanonood ng legal white, mawawala po yan. Ano? Nakarelate sila, o. Eh, yung mga, ano ba yun? Si Sir Chick, ano yun, sir? Sir Chick? Yung may careful, alam nyo mo, o. So, mawawala yun. Sayang, di ba? So, it's a must, sabi dito. 90%, by the way, of all the TV users are not in cable. Ibig sabihin, marami po sa atin hindi po naka-cable ready or hindi naka-connect, hindi subscriber sa mga cable companies like Sky Cable, Destiny Cable, Bing Cable. So yung mga ganun, marami po hindi naka-connect. 90% hindi naka-cable. Kahit kunti mo yung mga mayaman po, hindi po lahat yung may cable. So, malaki ang market natin. Okay, mawawalan sila ng free TV. Kaya, ang mangyari, tayo po magbibigay ng solution na yan. Sabi dito, isang putong proof. By the way, last 2013, October, nabalitaan pa na po ito. Kaya po narinig yun ako, hindi pa. In 2013, nabalitaan pa na ito. Pero no biggie sa akin yan. Bakit? Sabi ko, TV lang yan. Baga, simpleng bagay lang yan. At din yung nabasa ko po ulit ito, at nakikita ko sa FB, malaki pala ang mawawala sa atin. Dahil lalo na free TV po yan. Ang unang-unang mangyari kasi, para po, magkaroon kayo ng, di ba, magkakaroon nationwide, analog TV blackout, para magkaroon po kayo ng mapapanood ulit, kailangan nyo mag-subscribe sa mga cables. Tama po ba? Para magkaroon kayo ng, ano, mapapanood kayo. Pag nag-subscribe kayo sa mga cable companies, ano mo nang iniisip? Browser, ang nag-subscribe ka sa cable companies. Magbabayad ka. Ano pa? Pinarating ako. Monthly. Magbabayad ka. Ang kinaganda po sa FA, ikaw ang babayaran. Okay po ba yun? Yes. Parapak naman dyan. So, balik tayo dito. The solution, we will facilitate it. Browsing method of creating your web browser. Yung iba po, isa na nilito, ano ba yung FAQ? Hindi ko maintindihan. Kikita ka sa pag-internet lang. Parang ang labo, walang products kam yan. Well, that's just an idea. Kasi hindi nila naintindihan na si FAQ pala ay gumagawa ng isang browser. Or in yung browser na yun, yung tinatawag na FAQ Lightning Browser, yun ang gagamitin natin para habang nag-internet tayo, kumikita. Ang tanong, paano tayo kikita? Kasi yun po mamalaman. Yes. Yes. Tapos ito, by the way, yung isa pa po, ito naman, so, TV naman po. Kaya yung isa, 500 dapat, 1,000 yun. So, forward po. Sabi ng NTC yan, why we can do this? Kasi technical working group po ng NTC, ang FB, tapos meron pong local and international experience, meron po mga partners at saka mga experience po ang FA, both our president and our vice president sa mga ganitong klaseng halahalan, ano. Tapos meron ding 214 license. At kung 214 license, hindi po yung basa-basa na board ng isang company. Ang mga sample po daw ng mga may ganyan, yung mga smart globe. So hindi po yung basa-basa na board ng license. By the way, yun, D214 license tayo under Green Talk Networks ang pangalan po. So, kung i-re-reception po yan, pwede po. Tapos ito po yung mga sample documents natin, nagsasabi na legal po tayo. Meron tayo yung SEC at saka certificate from NTC. Okay?
po yung mga yeah, some of our local and foreign partners, clients like Novatel, KLDT. So kung ipapangalan po natin lahat siya, Novus Boras natin. So ito lang po yung mga sample ng iba. So what's next? Why network marketing? Yung mga kinintriga, bakit ang dami pwede pasukin ng FB from a technical working group of SKC? Bakit network marketing? Tapos, di nyo pag, ano, di mo kayo ingat, karamihan, nagtaka ka, lagi iniisip, scam. Bakit? Kasi paano kikita ang tao, no buying? Yung iba, company, in order for you to earn, you have to buy something. Tama, sir? Sa iba, para kumita, kailangan may ibenta. No? Yung mga may dalang products dyan, kung ano-ano, from different companies, merong, kung doon nagkakamali, merong capsule, merong kape, merong, ano pa? Sabon. Ano pa? Maniniwala ka rin, sasabihin ko sa inyo, merong network marketing, nagbebenta, kabaon. Ha? Meron nun. Sabi ko nga, nung dumating yung Yolanda, umaman sila eh. Meron, sir, meron kabaon. Hindi, gagawa tayo, imbalsa mo na. And kaya tayo tinatawag na non-traditional because of no buying and no selling in order for us to earn. So non-traditional tayo. Ang sinasabi na ni FA, you just have to plug, play, and wait a little while and earn. Okay po ba yung ganyan? Yes. Wala kayong binibenta, you just have to plug, play, wait a little while and earn. So paano ba mangyayari yan? Ano? Parang sa mga first timer, di ba kayo naihiwagaan or naiintriga? Paano mangyayari yan, di ba? Kasi ako first time ko kung narinig to, unang-una, medyo nahiwagaan ako, hindi ako makapaniwala na meron pa ng klase ng ganitong earnings or meron pa ng klase ng ganitong negosyo. So, tuloy po natin. Sabi dito, magkakaroon ka na FA Lightning Browser Apps. Ito po yung binabanggit natin, F8 Lightning Browser Apps at isa pang F8 Lightning TV Box. Ito pong F8 Lightning Browser, kanina di ba nakita nyo meron tayong Google Chrome, meron Mozilla Firefox, may Internet Explorer, meron Netscape Navigator. Yun po yung mga browser. No, yun yung mga default browser. Wherein, sa tagal na ginamit natin yung hindi tayo kumita naman. Ito ang F8 Lightning Browser Apps. Ito po ang gagamitin natin bilang subscribers sa F8. Bilang isang digital community, gagamit po tayo ng F8 Lightning Browser. Ito po yung magbibili sa atin ng chance to earn from just simply surfing the internet. Okay po ba yun? Yes! Tapos yan, magkakaroon ng income incentives and rewards plus bonuses pa. Both po yan mangyayari sa F8 Lightning Browser and sa F8 Lightning TV Box. Paano nga po mangyayari yan, Ryan? Ito po yan. Because of advertising. Yan po yung tipa natin nakikita ever. Kaya nga po sinasabi nila, sabon, capsule, kape, lahat po yan top market na eh. Na top na po yan, nakawakan na, nadaanan na. Ang ganitong klase na marketing, internet use, TV use, wala pa akong nakakagawa yung magklase ng kitaan or sa networking. So yan, magkakaroon po tayo earnings through advertising. Manila po? Yes. Manila po. Okay, yung talaga ilamahin natin yan, unti-unti, no? Our brand of advertising, mayroon tayong analytical advertising, mayroon tayong target specific. Yung mga analytical advertising, ibig sabihin po yan, ina-analyze po yung klase ng advertising para sa mga targeted na tao. For example, hindi po tayo katulad ng ano, ng mga sa TV at online ads, bahala na kung sino makakita. Sa ABS-CBN, for example, pagkatapos kung pinapanood nyo, may lumalabas na commercial, di ba? Ang tawag ng ads. Tama po. Sa ads na yon, bahala na kung sino nanonood ng TV during those time. Nationwide siya. Pangalawa, very, very costly siya. Hindi na nila alam kung sino nanonood ng TV, tapos maglalagay sila ng ads. Tapos sobrang mahal pa. Sa ABS-CBN po kasi karaniwan,
30 seconds of advertising will cost you 500,000 pesos. Napakamahal. Bakit FA ito pipiliin nila? Because sa FA, only 1 peso per minute of exposure. Imagine that. 1 peso per minute. Samantalang sa mga malalaking broadcasting networks will cost you 500,000 or 1 million for 1 full minute of advertising. So napakamura. Intindihan niyo po ba itong 1 minute of exposure niyan? Yes. Kasi baka may mga nakakonfuse. No? For example, si Jollibee mag-advertise sa atin sa FA. Tapos sabi niyo, sige Ryan, nagbabayad ako ng 1,000 pesos para magsaka ng ads. So ibig sabihin, 1,000 katao po ang babagsaka ng 1 minute ads. Intindihan po? Kunyari, Ryan, mag-advertise ako sa inyo ng 1,000 pesos. Sige, 1,000 pesos. Ang gagawin po ni FA, yung 1,000 na minutes na yun, ibibigay sa 1,000 na katao. Maintindihan mo. So, per exposure, kada isang tao, isang minuto, isang. Depende po sa advertisers yun. Kaya, lahat ng klase ng advertisement. For example, dito po sa ano naman, sa analytical advertising in target specific, balik tayo. Si Avon, kilala niyo po si Avon? Yes. Si cellphone niya nag-internet, tapos si ma'am, ang pangalan mo? Jane. Si Jane at saka si? Jasper. Kunyari nag-internet kayo, magkasama ka sa isang room, tapos meron ka pala yung tablet. Nagpa-browse kayo using lighting browser apps. Si Avon, gusto niya mag-ads this very moment. So, mag-ads siya. Sa kanya, habang nag-internet siya, lalabas sa kanya yung Avon. Kay Sir, hindi lalabas ang Avon. Bakit? Kasi kinatarget nila babae. So, yun po yung ano. So, tinatamaan nila yung gusto nilang market, hindi shotgun effect. So, it's not a waste of money for them. Nagugustuhan ba nila? Definitely, di ba? For example, another, si Axe, yung papa mo. Kay Ma'am Jane, hindi po lalabas. Kay Sir, lalabas yun. Kasi ang target ni us is mga main users. No? Pwede na lang kung sasabihin nyo doon sa inyong subscription form na interesado kayo sa ganung products na yun. Depende mo, no? Sabihin mo, no? Gusto ka umuwi ng lalaki. Gusto ko papa mo ng lalaki. Diba? Depende na po sa inyo yun. So yun po ang silbi ng analytical advertising yung target specific. How we all benefit from advertising? Sabi dito, si FA ang magmamanage ng ads. FA share the income to users. So, dito na masasagot yung mga tanong ng karamihan ng tao na paano kikita? Wala namang binibenta. Paano kikita? Wala namang binibili. Diba? Kasi si FA babayaran ng mga advertisers to manage the ads and FA will earn from that. Then FA will share the income to users like us. Okay po ba yun? Yes. So, building the digital community. Ito po yung mga accounts or mga pwede natin billing para mag-subscriber po tayo. Ito po yung mga accounts. Quick Starter, short for QS, or FA Flight Plan, short for Flight. So, magkakaroon ka ng FA Lightning Browser Apps. Ito namang isa, may tinatawag po na gatekeeper. Magkakaroon ka ng FA Lightning Browser Apps plus FA Pilibox. So, bakit gano'n? Si gatekeeper, dalawa. Kasi po, magiging available pa sa 2015 bundle po siya. Meron ka ng browser apps, meron ka pang Pilibox for your TV, sa mga analog TVs po. Kaso, lalabas pa po siya sa 2015. Bakit sa 2015 lalabas? Kahit po, bumili kayo ng gatekeepers, by the way, bumibili po dati ng gatekeeper account, hindi po binigyan. Bakit? Kasi bigyan man nila ako yung isang sako sa TV, wala po mapapanood. Kasi hindi pa po nagdi-digital yung mga broadcasting networks natin. So wala po mangyayari kahit bigyan po nila ako yan. So talagang strictly for 2015 pa po yan. Okay po ba yan? Yes. Enjoy your community. Sabi dito, sa Quick Starter, ang magkakaroon ka ng ad sales commission. Ito po yung chance for us to earn from selling the ads. At
Again, it's only optional. Hindi po tayo required to sell ad spots. Okay? Tapos sabi nito, user's incentive, dito po yung gagamit tayo ng effect like in browser apps. Tapos magkakaroon tayo ng earnings. Tapos dito po, member usage bonus. Since nasa networking po tayo, lahat ng mga tao nasa ilalim natin, kapag gumagamit sila ng internet, magkakaroon din tayo ng earnings from them using the internet. Again, sa mga downlinks natin, karaniwan sa networking, they have to buy, they have to sell, they have to recruit para kumita tayo. Dito, when they use the internet, kikita na po tayo. Ano na mas madali? Mag-recruit sila, bumili sila, magbenta sila, o mag-internet lang? Internet na. Exactly. So, meron na po tayo dito ng sponsorship bonus. Ito po yung sinatawag na recruit. Then, global fund bonus. Mamaya po maintindihan yan. Tapos sabi po dito, gatekeeper, same as QS, but better or higher earnings. Mas malaki po ang earnings ito kaysa kay QS. Tapos ito naman po, yung pangatlo na, yung client. Meron din siya katulad ng QS. Ang wala lang po sa kanya, yung global fund bonus. Mamaya po may tinahin niya pa yung global fund bonus. Laborin po natin. Sabi dito, kapag tungkol naman sa ad sales commission, may kami nagtindihan po ba? Yes. Sabi dito, members can sell ad spots. It's an optional. Diba? Sabi nga po natin, no selling. It's up to you kung gusto mong magkaroon, magbenta ng ads. Ang klaseng kitaan na ito, nakakawin po ito sa mga nagbebenta ng real estate. Ganun po, mga commissions, di ba? Kung nakakabenta ng real estate. Kaso, it's one time, big time lang. No? Kinatulad din po ng earnings natin na everyday yun. Okay? So ito, for example, members can sell ad spots, minimum of 2,500 pesos kada ads. Kunyari si Jollibee, gusto niyo mag-ads. O, Ryan, gusto ko mag-ads sa FA. Paano gagawin ko? You have to pay to at least 2,500 pesos or 2,500 minutes of exposure. So meron po tayong minimum, no? And ang kagandahan po, sa mga companies na gusto mag-ads, million po ang ginagastos nila. Mahina nga pang 1 million eh. They are willing to pay huge amount of money para sa advertising. Tama po ba? Yes. So, hindi ko malabo. I mean, halos hindi ko mapapansin ito kung kaya nato na para lang mag-ad sila. Tapos, once you close the deal, para sa ad spots, magkakaroon ka ng 5% commission. Sa gatekeeper naman, lowkey lang natin. Pag gatekeeper ka, 10% ng commission mo. For example, nakapag-close ko ng Jollibee ng 1 million peso worth of ads. Magkano ang commission ni gatekeeper? 100,000. So kay QS ang supply po ay 50,000 hours. So one time big time earnings lang po siya. Pero hindi po siya tingin na. Kunyari, natapos na yung 1 million na binagyo sa ni Jollibee. Then he wants to make an advertisement ulit. That's another deal na naman. So meron ka na naman another commission on it. Okay? User's incentive. QS for QS and price. Questions are coming. Members can earn from F8 ads online. Maximum of 4 hours per day. Ito po yung gumagamit na tayo ng F8 Lightning browser apps. Okay? Paano ba yung kitaan dyan? Members can earn from F8 ads online, maximum of 4 hours a day. Earn 2.5 cents per ad, per app, per minute. Magugulan mo ba? Okay, tutuloy ko lang ha. Mapakita ko sa inyo pag-invitation mamaya. Samantalang yung gatekeeper, again, ino-double lang natin. 5 centavos per ad, per box, per minute. Okay? So, ganito yung example computation yan. Meron kang isang F8 Lightning browser app, meron kang isang account lang, tapos meron 4 hours browsing per day, tapos meron kang 4 ads slots viewed. Sir, palabas yung ano ko, tablet. Pakita natin sa kanila kung paano yung chula. Nasa labas? Hindi, nasa labas. Pagkita pa lang. Pagkita pa lang.
Ibigay niyo po ba ito for ad slots? Ibig sabihin po, ito po yung ads na lalabas sa inyong screen while browsing or using the browser apps. Hindi po ako nakakunag sa internet, kaya po kayo. So, magkanito pong mangyayari sa itsura ng inyong browser. Ito po yung screen nyo. Ito po yung ad slots. Nakikita nyo po ba sa likod? Nakikita po. So, ito nakikita nyo 4 ad slots. 1, 2, 3, 4. So, minsan po hindi po yung perfect. Minsan dalawa lang yan. Minsan 1 lang yan. Depende po kung magugustuhan kayo ni advertisers as a good or potential buyers. Kaya po maghahalaga na lahat ng information na kaya natin disclose sa subscription form ilalabas po natin. Okay? Kahit po yung sa mga tungkol sa gender, ito po kayo mahiya, lesbian, gay, bisexual, or whatsoever. No? Ang makakalam lang naman po ng buong Pilipinas. Kasi nga po sa advertisers. Hindi po sa ating mga tao na sa advertisers po. So again, pinapuan na tingnan na natin for ad slots. So, ganito ang computation. 1 unit times 240 minutes or 4 hours. Kasi maximum po tayo ng 4 hours. By the way, ha? Hindi po katulad ng iba na, ay, kikita ko, basta on ko lang yun. Hindi. Hindi po ganun yun. Limited to 4 hours per day lang na internet usage ang papasok sa computation every single day. Hindi yan ba? Kaya, so 240 minutes times 4 slots times 30 days times 2.5 centavos. Paano computation yun? Lalabas is 720 pesos per month. Doing, literally nothing. Pwede na po bang pandagdag yan sa loob? Diba? So, ha? Pa-ice tea. Starbucks po mamaya, ha? Okay. So, diba? Imagine you're earning 720 pesos if you're not doing anything at all. Nagbago ka lang ng browser. Ganon. Tapos pag GA ka pa, itong kikitain mo, you will have the chance to earn 1,440 pesos. Again, without doing anything. Ihawak na lang muna sa dalawa. Huwag niyo upuan. So, ayan. Yung 1,440 na yun, pwede natin gamitin pang bayad sa liquid. Pwede natin gamitin pang bayad din sa mga cellphone load or mobile devices natin, sa mga internet connections natin. O pwede rin natin siya maging savings. Kasi wala ka nang pinaghirapan dun eh. So member usage bonus. Excuse me. Yung sa ano kanina ulit, 1 unit times 240 minutes, minutes na lang ba? Yung 240 minutes, paano yun lang yan? Kasi po, 4 hours. Sa isang oras, meron 60 minutes times 4. Okay? By the way, siya po si Yolo Pascual. Joke lang sa'yo. Ngayon mag-alala, sir, ako na-api din dito. So, sabi dito, member usage bonus. Earned from browsing or viewing of others. Ibig sabihin, ito po yung mga downloads natin na nag-review using, nag-search sa internet using our browser apps. Sabi dito, kung flight yung nasa ilalim, kung flight ka, you will earn 0.07 centavos per minute. Kung US ka, 1.5 centavo per minute. Kung GA ka, you will earn 3 centavos per minute. Again, maximum of 4 hours siya. So, ganito yung sample computation. Let's say, average of 2 ad slots. Di ba kanina sabi nga, maximum of 4 hours. Maging conservative lang tayo, babaan natin. Wag 4 ads
Walk 4 ads ang damitin natin. 2 ads, that's that per minute. Kung na, mayari, hindi na pupuno yung applications natin ng ads. So, let's say 2 ads that lang gumagana per minute. Tapos, ang tao na nasa ilalim natin ay gumagana lang at gumagamit lang ng apps ng 1 hour every day. Anong potential na income? Ganito po yan. Jasper. For example, si Jasper, nirecruit ko ako at saka si Jane. Okay? So ito po. First level, meron pong dalawang tao. Rina po ako at saka si Jane. Tapos itong si Jasper, tuwan-tuwa, kumita siya ng 50 pesos per month na income. Kasi po. Ang kaso, si Ryan Ingitero. Oh, ayaw kong si Jasper na meeting na ng 50 pesos. I have to do my own recording then. So, nag-report ako. Si Jane din na inggit. Kaya lumago yung genealogy or yung members ni Jasper. Ito po yung income niya. Thanks, sir. Ito po yung income ni Jasper. Up to 8 level as a flight. Ang flight po kasi yung only earn down to 8 level. Magkakamanan ko 156 na tao at ang potential income mo per month is 6,400. As a flight po yan, ha? See? Isa po? So, yun. Bakit 8 level lang? Dahil flight lang ang kanyang account. Iba pa po yung earnings sa QS at sa GA. Pwede po kayong masahan ng PowerPoint online. Okay? Tema, pwede rin po kayong masahan. Okay? Ayan. So, kunyari naman, baguhin natin. 4 ads slots, 4 hours a day. Remember, ito po ay 2 ads slots lang at 1 hour per day. Kaya paano kung ginawang 4 ads slots and 4 hours a day? Ito po ay maximum potential income natin na 51,600. May ginawa ka? Wala. Di ba nag-i-internet ka na? Nag-i-internet din yung mga nasa ilalim mo. Walang pinipa, walang ni-recruit, walang ginawa. Yan na po yung income mo. Potential, maximum potential income of 51,000 per month. Yan na po ba? Malaki po ba mapapakinabangin dyan? Yes. Tapos ito naman, as a QS, balikan natin, 1 hour per day, 2 hours slots per minute. Ang maximum potential income yung po ay ito. I-add yung lahat ito, by the way. Ha? Pag in-add yung lahat, yan yung po maximum potential, potential income yung sa 1 hour per day, 2 ads cuts per minute. Tapos ang level nyo, kaya nyo pumasok hanggang 10 level. Kung kanina, hanggang 8 level lang, si flight, ito, QS hanggang 10 level. Ang isa pa maganda dito, bilang QS, mas malaki yung earnings mo kanina kay Flybys dito. No? So, paano? Kunyari, again, balikan natin, 4 hours slots, 4 hours per day, ang ginagawa ng last ilalim natin. Sino po ba nag-i-internet dito ng 4 hours a day? Sino? Anong ginagawa niyo mo sa internet? Facebook, exactly. So kung nag-Facebook ka rin lang, kailan tayo binayaran ni Mark Zuckerberg? Wala, di ba? So sa atin dito, babayaran tayo ni FB because of the ads. Okay, again, 4 hours a day. Mahina po ba yung 4 hours a day? Ha? Mahina? Mahina, di ba? Ikaw sa ads. Mga ilan hours kaya mo sa isang araw ng internet? Mga 8 to 10 hours. 8 to 10 hours. Hindi mahirap mag-eat yung 4 hours a day ng mga tao nasa edad natin. So, ganito po ang potential income. 442,000 sa isang buwan. Okay? Sa networking, meron pong tinatawag na paretolo. Familiar po ba kayo, mga networkers? Meron tinatawag na paretolo wherein yung success rate mo is only 20% at ang failure chance mo is 80%. So let's say, lagyan natin parehalo dito. 20% na lang nag-succeed. Ilan ng 20% ng 442? 88,000? Tama? Yes. Isipin mo yun, kahit i-apply yung parehalo, 88,000, pwede na pa yun. Pwede na, di ba?
Opo. E kunyari, let's say, yung effort mo, yung teatro, you can only exert effort of 10%. Pwede po ba yun? Iba, 10% lang ang kaya. Di ba, meron ganun? Ilan po 10% ng 444? 44. Pwede pa rin na. Saving 10% of your time lang, ikaw mabubuli mo sa FB, then you would earn as much as 44,000 pesos. Di ba? Thank mo pa yung supervisor mo. Araw-araw masakit ang ulo, araw-araw overtime, nakikipagsundal sa mga, nakikipagharundal sa mga sakay ng bus, sa ulan, sa init, pati yung baho ng katabi mo. So ganun, samantala ikaw, you would earn as much as 442 pesos per month. Excuse me, hindi naman sabi dollars. Ngayon, pag-usapan naman natin, kung GA ka, GA naman, yung gatekeeper. Gatekeeper can earn up, down to the 12th level. You can earn as much as 972 pesos. I-add up na ba yan? So lumalabas, mga ito, 1.5 million pesos per month. Itong earnings na to, again, 1 hour per day, 2 ad slots per minute lang yan. What if we maximize natin? Kung 4 ad slots, tapos 4 hours a day, dati po, nung last time nga pala, nung umatay po ako, nung pinindot to, may sumigaw dyan, pwede nga. Kasi hindi na po sila makapaniwala sa nakita nila dito. Kasi po, kapag 4 ad slots na lumalabas sa mga taong nasa ilalim mo, at nag-internet using the F8 browser apps for 4 hours a day, you can earn as much as 3.8 million pesos. Yes. Yes. Man, diba? Sige po, libre po yan. Again, ito bang panonood mo ng TV pag gamit mo ng internet sa bahay mo, mahirap bang gawin? Okay. Hindi. Yung tablets mo, mahihirapan ba? Hindi. Yung tablets mo ba, pupurkahin mo magbenta? Hindi. Ginagawa niya yun. Yes, exactly, sir. They don't have to change anything on their own. They only have to change their browser apps. Yes. Yes. Kita niyo ang happy niyo. The sponsorship bonus naman yan. Pag-usapan natin. Bilang QS and GA, magkakaroon ka ng 500 pesos kada taong na-sponsor mo kung mapasok sa network mo or organization. As a flight, you can only have as much as 150 pesos. So, malinaw ko ba yun? Ito ba yung reporting side na, by the way? Kapag may pumasok na flight sa ilalim mo, magkakaroon ka ng 150 pesos. Kapag may pumasok, na QS or GA, 500 pesos po ah. Ito po yung kada recruit, kada pumapasok na. So, ito po yung Global Fund Bonus. Oh, sana ba? Global Fund Bonus. Bakit po sa dami-dami ng magiging representation, bakit pizza? Kasi po, ang Global Fund Bonus, ganito po yan, no? Sabi dito, earn a share of the Global Fund each time one of your sponsored friends sponsor other people. Ganito po yan. Yung mga tao nasa ilalim mo, kanyari, si Jasper, si Jane, nirecruit ni Jane ako. Tapos ako, nirecruit ko si Jane. Pag nirecruit ko si Jane, wala siyang sponsorship doon. Pero magkakaroon siya ng Global Fund Bonus dahil nirecruit ko si Jane. Intindihan po ba yan? Basta kahit sinong tao na pumunta sa ilalim ni Jasper, magkakaroon siya ng up to 250 pesos. Maximum. Per head po yun na pumapasok sa ilalim ni Jasper. Regardless kung binigay yung upline sa kanya, i-recruit ni downline or recruit niya, magkakaroon siya ng 250 pesos per tao pumapasok sa ilalim niya. Hindi niya po? Diba? So, elaborate natin. Yan. Maximum of 250 pesos. Per QS. Eh, Ryan, paano kung may pumasok sa ilalim ko na GK? Ganito po yan. 750 pesos per GK. Which is mangyayari ko po next year. No? Okay. So, ang maximum potential income po sa Global Fund Bonus ay 30,000 per day
or 900,000 per month. Bukod pa yan sa kinikita nyo sa member usage bonus na nangyayari araw-araw. Okay? Itong 30,000 natin na ito, meron po tayong iba dalawang left and right. Ang description po niyan, maximum potential income mo sa left is 15,000, maximum potential income mo sa right is 15,000. So kung ito na ma-maximize na ito, hindi siya pwede 30,000 alone makikita mo sa isang site na. Kailangan 15,000 lang sa isang site, 15,000 sa kabilang site. Otherwise, safety net na po yun, hindi na po pwede mag-exceed sa 15,000 sa isang site. Intindihan ba? Okay po. Ito naman yung isa sa distributor. So bukod pala sa flight, bukod sa QS, bukod sa gatekeeper, meron po tayong distributor. Tanggapin po natin, meron taong may pera, pero gusto magnegosyo, pero walang panahon mag-networking. May nakilala natin na nun? Sasabi dito sa distributor, ang description po kasi ng distributor, no selling, no recruiting, isa, di ba kanina sa QS, sa GK, sa flight, kailangan mo mag-recruit. Yan ang tao under your organization. Dito no recruiting. Bakit? Dito yung mga tao may pera pero walang panahon mag-networking. Isang binakilala po ako niyan. Sinabi sa tribe, oh, ito may pera ko, mag-member ako, kalaguin mo. May nakilala natin ganun. Yan. Sa dito, sa distributor, sabi dito, no selling, no recruiting, you have to give away the products for free. Ipamimigay mo lang. Hindi mo nga kailangan na paduin ng ibenta or what eh. Yung father ko ng girlfriend ko, ginawa niya, sabi niya, Ryan, magpa-project ako sa LinkedIn sa province ng mother ko. Ang bala niya po kasi tulungan yung mga kababayan ng mother niya doon. Dahil kasi nabisita niya yung bata pa siya, ngayon matanda na siya, hindi pa rin simentado yung lugar. Mahirap po yung lugar na yan sa totoo lang. Ang bala niya gawin, magdi-distributor siya, then pamimigay niya sa Leyte yung product para yung mga tao kumita naman sa panonood ng TV. Ang tanong, lahat ba may TV? Hindi lahat may TV, halos ba lang may TV doon eh. Ang gagawin niya, bukod doon sa products na pamimigay niya, bibigyan niya pa ng TV for them to earn. Bakit ganun? Bakit ganun mo niyari? Kasi po ganito, magkakaroon pa ng 30% off on membership package. Magkakaroon ka rin ng, pagka ng distributor ka, meron kang minimum initial order of 10 GB plans, 30 QS plans, and 150 flight miles. Ang user incentives mo ay ulit, 5% tapos per minute, meron kang 10% commission on ad spot sales, at meron kang ganito, sample factors. Yung 10 units, magpalagay na lang natin yung GK po. 10 GK yung pinamigay ko. 10 box ito po, no? Nakikita niyo po sa ilalim. Ito po yung box ng GK. By the way. Ito po. Pag-usahan ang mabagsak. Prototype po siya lang. Ito po yun, yung GK. Ito po yung matatanggap niyo para ilakabit po sa TV niyo. Okay? Yung isa, browser apps lang, non-tangible po yun. Ito yung ilakabit mismo sa TV. Ang maganda po dyan sa box na yan, pwede po sa mga CRT, mga matatagang TV. No? Ang maganda pa po dyan, magiging HD kasi digital na nga po yung signal eh. Maganda pa po dyan kahit black and white ang TV niya magiging HD. Okay ba yun? Yes. Oh, pero black and white pa rin. Then yung capability ng TV mo eh. So yun, balik po tayo dito. No? Sample po, ayan. Each user watches an average of 2 hours per day. Tapos average of 2 ad spots. Again, dalawang ad spots na po malabas. Tapos, kada nanonood yung mga tao pinagbigyan mo nung box na yan, meron pang 40 centavos per minute. Again, habang nanonood sila. Tanong po, mahalaga po ba hindi sa bahay? By the way. Siyempre, di ba? Isa yung sa mga pinaka-basic na entertainment natin, TV. Kung mapapansin nyo po, pag nagkaroon ng sulo, ano unang nilalabas? TV, di ba? Ang masama pa dito, may magnanakaw. Ano unang ninanakaw? TV.
iba na pong kahalaga yan. Sa sample computations ko ganito, 120 minutes, kasi nga po, 2 hours per day. Tapos, dalawang ads lang po ano malabas. Tapos, 10 units yung pinamili ko na gumagana. Tapos, meron pang earnings na 40 centavos kada nanonood sila ng isang minuto. Paano computation yung ganito po lalabas? You can earn as much as 960 pesos per day. Per day po yan. Eh, hindi ka kumikilos. Nagbigay ka ng opportunity for people to earn. Nagbigay ka na ng means of entertainment sa mga tao na ihira. And they are earning. Ikaw nag-earn ka pa na ng 960 pesos per day or 28,800 per month. Again, 2 ad slots and 2 hours pa lang po yan. Paano kunyari, sample po natin ng 100 units. Bigyan ko na po kayo ng team. Sa group ko pa sinasabi ko na pag ready na po itong GA natin, ang gagawin ko po, lalapit po sa mga bus owners. Para yung mga TV nila palitan natin. Mapalitan natin ang bibigyan natin sila ng ganito, ng TV box. Tapos, nanonood sila ng TV at yung may-ari, kikita rin po siya. So 100 units, for example, kinuha ng may-ari ng isang bus company. Dineploy niya yung 100 units na yan sa mga buses niya. So ganito po, kunyari 4 ads slots lumalabas per minute at gumagana po lahat yun ng 4 hours a day. E di ba sa isang bus po, lalo yung mga provincial buses, more than 4 hours, nagagana per day. So ganito po mangyayari, you can earn as much as 1.1 million per month. Yung bus company na yun, magugustuhan ba yun o hindi? Diba? So, important lang po yun sa bus company. Marami pa po yung mga companies na pwede nyo gamitan na ganyan. Nung nasa hospital po yung mother ko, isa sa mga napansin ko, meron silang cable channels. Ang kaso, pagkalabo-labo. Nanonood mo yung mother ko ng circuit, hindi niya maintindihan. Tumas ang blood pressure. Ah, mamaya tanong po natin sa ano. Si Sir Rocky nandiyan pa? Wala. Siya maganda sa mga ganyan, mamaya tanong natin ano. Okay, tuloy natin. You can earn as much as 1.1 million per month. So 100 units yan. So, ito po. Lagi lang. Ito po ay workable and sustainable. Bakit? Dahil yung mga advertisers, magugustuhan po ito. Huh? Tapos tayo naman, bilang subscribers, mag-earn tayo just paying one time amount of 4,819 or depende po sa amount na gusto natin. One time lang po yun. Hindi katulad sa mga magsasubscribe tayo sa mga cable channel, cable companies na magbabayad tayo monthly. Minsan malabo pa. Dito, tayo po ang babayaran. Okay po yun? So magugustuhan natin ang mga tao. At tayo po ang tatawagin ng top innovators. Bakit? Kasi po nagsisimula pa lang tayo. Sa ibang company, sinasabi nila, Ryan, ang taong ng company niya, nagsisimula pa lang kayo. Ang sagot ko po sa kanila, ilang taon na yan? Yung iba sumasagot, 5 years, 10 years. Yung mga ganun taon po, buntok na lang kinakain ng mga members nila, mga bago members. Bakit? Sa laki na po ng network nila. Again, pahirapan pa kumita dahil kasi sa mga kailangan bumenta, kailangan may bumili, kailangan may mag-recruit. So dito po, tayo ay top innovators dahil tayo po ay mga pioneering members. To let you know, hindi pa po natin naiging ang critical mass of 500 para magsimula na po yung earnings natin sa browsing. So willing ba kayo maging part ng first 500? Yes! Dahil kasi yung mga susunod na darating, yung posisyon na mag-miss out natin ngayon, hindi natin yan mababawi after a month. At yung posisyon na dapat nasa iyo, what if yung after a month na naisipan mo sumali, meron 100 na sumali na, sayang, nasa iyo dapat 100. So, huwag po natin palabasin yan. So, balikan po natin itong packing super features po na kanina yung inabanggit eh. Magkakaroon tayo ng digital receiver, emergency warning capability,
ito po yung kinopen natin from Japan, kaya po Japan standard ang ginamit natin. Yung emergency warning capabilities, ganito po yan. May nangyari po sa Japan, for example, ng dati po, bago lumindol, habang nanonood sila ng TV, merong lumabas sa kanilang warning. Itong capabilities ng emergency warning, no? Sa sinasabi doon, 1 minute after you receive this message, lilindol sa lugar mo. Kailangan mong lumabas. So meron kong 1 minute para pumunta sa safety. Or lumayo ka sa bahay, lumayo ka sa buildings. So kung nakatira ka sa condo, nasa 15th floor kami, 1 minute ka tumakbo. Lahil, di ba? Ito, nung lumindol sa Japan, so yung mga TVs na naka-mount or what, mga branches na lagdag, nasira. So wala na mag-warning sa kanila, tama? After a while, may nag-text sa kanila, lahat ng malapit sa dagat, lumayo kayo, pagkakaroon ng tsunami. Ganun po ang mangyayari sa, sa pictures natin. Pagkakaroon tayo ng emergency warning, kung saan magsasabi, 1 minute before it happens, meron ng chance para makalayo or lumugar sa ligtas na lugar. Okay po ba? Ganun. Tapos meron siyang karaoke function. Sino gusto ng karaoke? Pwede magtaas ng kamay. Yun, ma'am, sample. So yan, it runs on Android OS. Tapos susunod po yung mga Windows and iOS versions natin. No need for Wi-Fi connection. Kita nyo, maganda na yung signal nyo. Maganda, libre pa yung channels nyo. Meron pa kayong Wi-Fi connection. Sipin nyo, wala na kayong pamayarang Wi-Fi connection monthly. Libre na po yan kasama doon sa TV box. Ito po. So mag-internet ka using your TV. Diba? Dati sa phone, tatawag tayo yung mga internet calls. Alam niyo po ba yan? Internet calls, tawag din kanya. Hello, hello, hello. Ngayon, nakauso yung tablet. Minsan po sa tablet ko, may tumawag. Naka-internet ako eh. Hello, saka yung tablet ko. Ngayon, sa susunod, pag may tumawag sa TV niyo, lalaman ka. Hello. So malaki na yung dedikitan mo ng tenga. No? So, yan, meron ko siya ng social networking. Kami natin, Facebook, Twitter, etc. Free calls nga po. Video streaming, email, connects to any kind of TV system. Kikikitan pa natin yung mga online and on TV shopping. Bakit? Yung sa ads po natin, sa ads po natin, ano, nakikita niyo po ito. Nakikita niya. Sa ads po, ito po siya po sinasabing kihigitan natin ng online yun, pagkakata ng online yun, on TV shopping. Let's say, nasa bahay, meron tayong pamangkin. Sabihin niya, ito Ryan, gusto kong umorder ng ice cream. May nakita akong ice cream, gusto kong umorder. Pwede bang gamitin ko yung kinita mo dito? So, pag umuwi ako, all he has to do, click the ads, ilalabas na pictures dito, order na siya, deliver na sa bahay. Pwede yes. Yun. So, hihigitan na pa natin itong mga ito. Magugustuhan pa tayo ng advertisers. Yes. Because of the pictures, other pictures. Magkakaroon din tayo ng money remittance, GCash, at marami, marami pang iba. Kapag sinabi po namin sa inyo lahat, makabukas pa tayo matapos. Ha? So, yan. Again, ito po ang gatekeeper. One-time investment po, $40,890. Magkakaroon pa ng live TV box at browser apps. Maging available lang po ngayon ng $2,000. Okay ba? So, hindi pa po ngayon. Tapos, as a starter, magpapayad po tayo ng $4,990. Tapos, magkakaroon tayo ng browser app. Tulad po nung ngayon, ang ending browser apps. Kikita po tayo sa surfing na internet. Tapos kung talagang wala ka, gusto mong makuha ang position mo or ma-save yung position mo ngayon, you can use the flight plan that will only cost you $1,499. Pero same lang po siya na picture ng Kickstarter. Tingnan po, mas mababa lang po dito yung place to earn. No? At wala po. Pwede magpag-creation. Yes.
Yes, about ng trade po from fly to quick starter, ang babayaran niyo po is whole amount of 4,890. Opo. Opo, ang mahalaga na po yung position niyo. Ang suggestion mo po ganito, ma'am, no? Kapag ka meron yung upline nyo, sabihin mo, flight lang kaya mo eh. Tapos ikaw, nakapag-recruit ka ng 10. Yung 10 ngayon, si upline na pag-recruiting mo, magkakaroon siya ng 500, di ba? Ikaw, hindi ka magkakaroon ng 500. Dapat kay upline. Si upline, pag siya nag-recruit yung downlines mo, yung 10, 500, 5,000, di ba? Pag sabihin mo, upline, upline mo na. Kasi ikaw naman ang tao mo yun eh, pinarecruit mo sa kanya para may 500. Wala naman kung events eh. Tapos, asan pa natin? From quick starter, gusto mo mag-upgrade to gatekeeper sa future, lahat naman po tayo, di ba? Upgrade. Ang babayaran lang po natin is yung difference. Okay? So, hindi ako natin, yes, exactly. 10,000 na lang po ang babayaran natin. Okay? Questions po. Wala naman, ano? So, yan. Ang meron po tayo mga stages, no? Luckily, matatapos na po yung halos madapit na po natin matapos sa stage 1 natin wherein kailangan natin mag-build ng community. No? Nakakapag-build na tayo ng community. May momentum na po tayo. 2 days na lang ang kulang natin para mag-build natin 500. Within next week po, sigurado ako hit natin 500 na yun. Yes. So malapit na tayo po, tapos mayroon pa mga susunod na stages. So kailangan po, tuloy-tuloy lang tayo dahil kasi tayo po ang mga pioneers dito at magkakalat sa mga tao na hindi pa po aware about this great opportunity for us to work. Using the internet, watching your favorite movies. For that, it's time to be part of it, within a community. So welcome to everybody. Thank you.